8,000 piso ang natanggap ni Tatay Mario na ayuda noong pandemya mula sa DSWD. Anya, ito ang kanilang pinanghawakan sa mga panahon na hindi patiyak kung babalik pa ba sa normal ang lahat. Alam mo, lockdown noon, walang trabaho noon. Wala na, kasi nagtitinda na ako . Kaya hindi nito maiwasang madismaya sa nabalitaang pagkaltas umano ng subsidy ang natanggap ng isang buntis sa Davao del Sur. Ang insidente, nakarating na kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. During payout, buo ang natatanggap nila. Pag nagbigay ang DSWD, buo yan kasi we verify it, we make you sign. Hindi nangyari yung kaltasan sa loob ng payout center ng DSWD. Hindi nangyayari yon. Pero minsan, sa hindi inaasang pagkakataon, pag uwi nila sa lugar nila, may mga masasamang loob na nananamantala. In this case, pag uwi niya sa kanilang barangay, supposedly yung barangay officials nila, pinag-report siya sa barangay hall so over the weekend. Pagpunta niya doon, ang sinabi sa kanya, kunin nila yung 10,000 at yung iwan sa kanya is 1,500, yung 8,500 kukunin. Kasunod ng naturang report, nagbabala ang DSWD Cordillera sa mga nais manamantala sa mga benepisyaryo. Sa Cordillera, mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, pumalo sa 105,977 na ang nahatiran ng tulong mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation. Mula sa bilang na ito, kailanman wala silang natanggap na report ukol sa pagkaltas sa mga natatanggap na ayuda ng mga benepisyaryo. Sinisiguro natin na hindi dapat mapunta sa iba because lahat naman ang mga beneficiary na sasabihin natin na ito ay talaga para sa assistance na hinihingi nyo para galing sa gobyerno. Bakit dumaan sa kapital? Tayo po dito ay hindi po. Kung sino po talaga yung beneficiary, siya po yung pupatawasan ko yung payout natin. Sila po mismo ang magsasign doon sa mga documents natin. So doon pa lang po, doon sa example na sinabi nyo, mali po na. Dagdag pa nila, hindi dapat ipasakamay pa ng mga benepisyaryo ang kanilang natanggap na ayuda kanino man. Bukas naman ang kanilang tanggapan para sa mga reklamo. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.